Yes, magandang morning sa iyo, Johnson. Sumalpok ang isang motorsiklo na may sakay na tatlo sa isang bus sa San Jose del Monte, Bulacan. Dalawa sa mga namatay na biktima ay mga menor de edad pa. Ayon sa mga nakakita, ay lasing ang mga biktima na sumakay sa motorsiklo at mabilis na nagpatakbo sa Barangay Bagong Buhay 2 sa San Jose del Monte sa Bulacan. Sumalpok sila sa isang pampasaherong bus na biyaheng sa Pampalay. 17 anyos ang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo at 14 anyos lamang ang babae ang kasagitna. Patay din ang 28 anyos na ang kasalikod na kinilalang si Edward Tan. Ayon sa ina ng babaeng biktima ay uminom ang kanyang anak at nagpaalam na lalabas. Sinundo siya ng mga kaibigan at saka umalis bago mag-alas 11 ng gabi. Nagulat na lamang siya ng ibalita sa kanya na naaksidente ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito at namatay nga sila. Sinugod pa sa ospital ang isang biktima pero dead on arrival din. Ayon sa kapitana ng barangay, madalas talaga na may nagkakarera ng motorsiklo sa kanilang barangay. Nagsimula ito 4 na buwan na ang nakalilipas at madalas naman daw nilang sinisita. Ito ang unang beses na may namatay sa insidente. Sinubukan pa ng bus driver na umiwas sa motorsiklo pero sumalpok pa rin sila. Malakas ang impact, kaya naman dead on the spot ang dalawang biktima. Nagpaalam ko sa'yo, ma, sabay ako kasi yung kapatid ko may sakit. Oh, sige, sabi niya, sige nak, umuwi ka na. Nagulat na lang ako, nasenda na sa cellphone, anak ko nandiyan dyan na. Hindi ko alam na, akala ko kasi hindi ko alam, ganyan na pala mangyayari. Madalas po, kasi po lagi po kaming naninita dito sa barangay namin. Lagi ko po yung pinapapasok sa bahay nila yung kanin sasakyan. Hindi ko po pinalalabas kasi po sobra pong ingay. First time po na nagkaroon ng ganyan to. Lalo po kaming maghihigpit ngayon. So, as part of SOP natin, siya pa rin po liable pa rin siya ng under investigation pa rin natin the same time siya. Johnson, hawak na ng SGDM Police yung driver ng bus para sa karagdagang investigasyon. Johnson.